guys, welcome to my channel. Today, pag-uusapan naman natin yung bagong product ng Hyundai, yung Hyundai Castin. Meron siyang dalawang variants, yung premium na selling for 2,080,000 at yung GLS na selling for 1,770,000 pesos. Okay, unahin nating i-review itong GLS variant. Ito yung entry level. The grille is the same with the premium variant. Meron siyang parametric diamond grille with LED headlights and daytime running lights. Yung headlight niya is merong automatic light control. And of course, meron din siyang front fog lamps. And the side mirror is body colored with side repeater lamp. At ang maganda sa MPV na ito ay meron siyang sliding door. At doon sa lower portion, meron siyang side molding. At ang mapapansin nyo dito, ang kanyang mags is size 17 as against doon sa premium na size 18. Ang tires niya is 225/60R17. Yung brakes niya doon sa front at saka sa rear, parehong naka-disc brake. Yung suspension niya is MacPherson strut sa harap, sa likod naman yung coupled torsion beam axle. Yung rear design niya maganda for me. Yung rear tail lights niya ay LED. Tapos meron ding mahabang light na that connects yung dalawang tail lights. So pag nakailaw yan sa gabi, maliwanag. Meron din siyang rear spoiler with high-mounted stop lamp. At meron na rin shark fin antenna. At dito naman sa lower bumper area, meron siyang reflector at saka yung ilaw. Meron siyang parang aluminum cladding dito sa bumper area. At ang pinakagusto ko dito, meron siyang dalawang sliding door. Compared mo dun sa Toyota Scenic, hindi siya naka-sliding door. Okay, check naman natin yung interior. Una kong napansin yung kanyang steering wheel is flat bottom. Tapos ang color scheme ng interior is black. Yung door panels, plastic dito sa bandang itaas. At dito sa lower portion, merong leather portion. Maganda naman yung quality ng mga window switches. Tapos merong mga piano black materials dito sa area na to. Yan lang mga piano black na yan. Susceptible yan sa scratches. Especially ni highly touched area yan. Ang unique lang dito yung switch ng pag-open ng gas tank nandito sa door panel. Yung dashboard niya is color black with soft touch materials and then two levels siya. Yung seats niya sa front ay leather with a white stitching and then manual adjustment lang dun sa seats. Yung kanyang steering wheel is natitilt lang up and down, hindi siya telescopic, which is kinda disappointing. As usual, there are buttons dito sa steering wheel which you can control the instrument cluster at saka nandito rin yung control ng cruise control. Yung instrument cluster niya is full digital with 4.2 inches LCD. And then meron siyang malaking multifunctional infotainment system, 10.4 inches siya. Yung control nga pala ng aircon nandito sa touchscreen display. So wala siya nung physical button. So here for example, you can adjust the fan speed. At dito naman sa left side, you can control the temperature. Nandito rin yung button to control the rear aircon. At nandito sa lower portion, yung switches to control the direction of the air. At ganito naman yung itsura ng kanyang radio settings. For example, yung FM, ganyan ang itsura niya. Nandito rin yung buttons for Apple CarPlay at saka sa Android Auto. Check natin iba pang features nito. Meron dito siya ng quiet mode. Meron din siyang drive talk feature. For example, kung gusto mong iset na maririnig ka ng maliwanag ng rear passengers mo, pwede mong iset yung drive talk doon. For example, yung ilaw niya nakaset doon sa third row. So ang pagkausap mo sa third row, maliwanag kang maririnig nila. And nandito rin yung setting ng drive mode. You can choose doon sa apat na drive modes. Meron siyang smart mode, eco, comfort, at saka sport mode.
Ang iba pang mga features na you can use this screen is yung, for example, yung climate control. You can also control yung lights niya. So, for example, yung sa door din, you can set yung control ng automatic unlock, for example. Pag pinindot mo naman yung cluster, yun yung parang nagre-reset siya ng kanyang gauges after refueling. Pwede mo ring iset kapag yung wiper mo is naka-on, tapos pa-atras ka, pag nilagay mo sa reverse gear, yung back wiper mo automatically aandar. Meron din siyang automatic parking brake, saka auto hold feature, at meron ding button for drive mode. Yung kanyang gear selector is push button na. You can just press the drive, neutral, reverse, saka yung park. Yung texture naman ng material dito sa central console is matte. Hindi siya yung gloss na piano black. So, okay yan para hindi siya masyadong magasgas. Kasi highly touch area yan eh. Dito sa left side ng dashboard, meron siyang area where you can put yung card mo. For example, yung toll fee card mo. At dito sa lower portion, nandun yung traction control switch, yung parking sensor, saka yung adjustment ng level nitong headlight. And then yung lid for the fuel tank nandito sa lower portion. And so if you look at the design of the dashboard, simple lang siya, clean, pero may pagka-futuristic. Dito naman sa ilalim ng console area, meron siyang 12-volt socket, tapos meron din ditong USB port. So, you can put your cellphone dito sa ilalim para hindi nakakasagabal. And then dito sa may ibabaw ng globe compartment, meron pa siyang area dito where you can put your cellphone dito. So, extra pocket din siya for your small things. Dito naman sa itaas, nandito yung switch ng kanyang interior lights. Meron dun sa left at saka dun sa right portion. Meron ding vanity mirror dito sa driver side with light. At dun din sa passenger side, meron din siyang vanity mirror, meron ding ilaw. At dito sa ilalim ng armrest, merong malaking compartment. Malalim siya, so marami kang mailalagay na items dito. Dito sa GLS variant, yung pag-open and close dito sa left side is manual. Dun lang sa right side, automatic yung pag-open and close. Pero dun sa premium model, both left and right sliding doors, parehong automatic ang pag-open and close niya. Check natin itong sa right side kung automatic nga. I-open ko, pupull ko lang itong door handle, automatic siyang mag-open. And then pag pinull ko ulit siya, automatic siyang mag-close. Okay, check natin yung captain seats. Maganda itong captain seat niya, although manual lang yung adjustment niya. Doon sa premium model, push button niyan, automatic. So, ito naman, you can adjust it back and forth. So, malaki yung leg room mo talaga. Bukod pa dyan, flat yung flooring, kaya very roomy. Tapos dito may seat pocket, meron dito dalawang type A USB port. Meron din dito dalawang cup holders. At nandito rin yung aircon vent sa gitna. Yung ilaw dito sa middle row is LED na rin ito, no? You can just push this to open and close the interior lights. Tapos meron kang handle here. By the way, wala siyang sunroof. Yung sa premium kasi meron siyang sunroof. And then meron ditong grab handle. Yung third row niya, maganda yung elevation. Mataas siya, so komportable kang umupo dito sa likod. So kasi yung tatlo, so design siya for 3 passengers. So maganda yung leg room niya. Dito sa third row, meron ding ilaw na LED. At dito makita mo yung headroom niya, maganda pa rin dito sa third row area. You can also control the fan speed dito sa third row area. At dito meron din siyang dalawang cup holders. Medyo malaki din yung glass dito sa likod, so hindi ka feeling na claustrophobic. At dito sa sliding door area, meron ding isang cup holder. Okay, check natin yung rear compartment. Automatic tailgate siya. Tapos dito sa ilalim nito, meron dito ang compartment. Nandyan yung mga tools. Tapos meron ding compartment dito sa ilalim na you can put your things here, no?
Dito sa side, meron din siyang ano, compartment area. Yan, dito pwede ka pang maglagay ng ibang items dyan. Tapos, dito yung speaker. Meron pa ding ilaw dito sa rear area. Nandyan yung switch niya. Tapos, pag hinila mo itong ano, third row seat, pwede mo siyang ma-i-flat. So, lalaki yung compartment area. Maganda dito, nakaka-flat siya. Na-discover ko din, dito para sa ilalim ng captain seats niya, meron pa siyang compartment area dito where you can put yung mga items niyo. Ang ideal dito, yung sapatos, kasyang-kasya dyan. So, dun sa left, saka dun sa right, merong compartment area dito sa ilalim. You can also fold down yung captain seats para mas malaki yung cargo area. So, pag naka-fold na yung dalawang captain seats, pwede ka nang maglagay ng gamit na mahaba. Maluwag na siya. By the way, yung leather seats niya, malambot. Komportable siyang upuan. Okay, check naman natin yung makina kung gano'ng kalakas kasi 7-seater na MPV ito. Ang engine niya is 1.5 liter na may turbo tapos meron siyang 8-speed automatic transmission. Ang maximum power is 170 PS. And then ang torque niya is 253 Nm. Sa tingin ko yung 170 PS tama lang. Depende na lang kung gaano kaganda yung transmission, kung paano niya i-transmit yung power. But yung torque niya mataas din naman eh. So good yan sa MPV. Malaki yung body niya. In fact, magkasing lapad siya ng Scenic, mas mahaba pa siya ng 200mm than the Toyota Scenic. So, kailangan mo ng malakas na makina. So, yan yung GLS na entry level. Ang selling price is 1,770,000. Ngayon, i-check naman natin yung premium variant na ang selling price is 2,080,000. So, mas mahal siya ng more than 300,000 than this GLS variant. So, ano kaya yung pagkakaiba? So, isa-isahin natin kung ano yung pagkakaiba. So, ito na yung premium variant. Dalawa lang naman sila. Ito yung premium saka yung GLS. Physically, ang pagkakaiba lang niya, nagbago yung mags. Naging size 18 na siya. As against yung GLS na size 17. Pero externally, walang nabago. Ang may pagkakaiba yung sa loob. Since size 18 na yung mags and tires niya, mas maganda yung tindig kasi mas malaki na than the 17 dun sa GLS. Ang malaking pagkakaiba itong sa interior kasi yung color scheme ng interior is beige as against dun sa black nung GLS variant. So because beige yung color ng upuan, mas maaliwala siyang tingnan sa loob. So halika, tingnan natin ang itsura. Itong premium variant, meron siyang dalawang sunroof. Isa dito sa bandang likod at isa doon sa harap. Pati yung interior design, hindi naman nabago. Ang binago lang yung material na ginamit. So yung dashboard niya, beige na ngayon. Tapos sa taas, parang medyo grayish color. Yung captain seats niya, merong 3-way position at meron din siyang 4-way sliding. So, dito yung adjustment niya. Yung seats niya may ottoman. So, pwede mong i-stretch yung legs mo, which is good, especially sa long drive. Isang nice feature dito sa second row, aside dun sa USB port, meron na siyang wireless charging area. Also, makikita mo, meron din siyang heated and cool seats dito sa likod. So, that's an added convenience doon sa driver at saka doon sa passenger. And of course, ang isang magandang feature nito, maganda yung kanyang leg room. Okay, start na nating i-test drive. So, una kong napansin dito, maaliwalas siya kasi yung kanyang windshield malaki. So, kitang-kita mo talaga yung daan, which is typical sa mga MPV. So, maganda yung seat position kasi mataas. Yung manibela niya, malambot naman kasi electric power assisted ito, no? Kaya lang, hindi siya telescopic. Nagtitilt lang siya up and down. Basta iba-ibang kulay siya, sir. Ilang mode siya? Apat, sir.
Smart Echo Smart. Ang maganda dito, meron na siyang 360 degree camera. So, kahit tumatakbo ka, nag-guide ka. Ngayon, meron na din siyang foldable backseat table, which is good kung magta-travel ka, especially with your family. So, in terms of NVH, maganda siya. Tahimik dun sa loob, hindi mo masyadong naririnig yung ingay. Okay, test natin sa straight. Okay naman ang acceleration niya, it's very linear. Pero wala kang mararamdaman na surge of power sa lower RPM. Kumbaga, it's very smooth yung pag-deliver niya ng power. It's not a fast car, but it's not also slow. Tinest ko din yung acceleration. So, at past 2,000 RPM, dun mo mararamdaman yung turbo. So, once na nasa mga 2,000, 2,500 RPM, malakas na yung hatak niya. And from there, smooth na yung drive niya. At because medyo mababa yung kanyang ground clearance, yung body roll hindi ganung kalakas compared dun sa mga higher ground clearance na SUV or MPV. Yung brakes niya is maganda din. Isang apak mo lang, nagbabite ka agad. So, more confident ako dito sa braking performance nito. Pagdating naman sa suspension, nasa sweet spot siya. Hindi siya sobrang lambot, hindi rin naman siya sobrang tigas. Komportable naman siya. Yun lang, medyo noticeable lang na ramdaman ng konti yung daan. And since mababa yung ground clearance, so expect mo na para siyang sedan tumakbo. Okay din yung turning radius. Kung nasa left lane ka, mag-u-turn ka. Kung two-lane street yan, kayang-kaya niya mag-u-turn. So ang feeling ko, ang gaan niyang i-drive. So it's not an intimidating car to drive. Perfect siya for families who want space na hindi naman masyadong malaki. Kumusta ang benta ng ganito? Mabilis yan. Mabilis? Opo. Pampamilya. Ano sir, actually dito sa amin, stock namin ng premium. Mas mabilis mabenta ang premium? Parehas sir. Pero wala siyang cruise control. Meron, no? Meron sir. Meron, no? Meron. Pero hindi siya adaptive. Hindi po sir. Yung conventional lang po na cruise control. At ang isa sa mga strong points nito, yung level of comfort na nabibigay niya. Especially if you combine it with its interior at saka yung noticeable na mababang noise level sa loob. Pero umaano siya at ano, mga 2,500 to 3,000 RPM at saka sumisipa ito. Pero at below 2,000, hindi ako dito eh. So, matipid pa rin siya sa... Hindi pa siya kumapalo eh. So, nabihis ko rin. Pero ay maganda digital yung ano niya. Ang verdict ko dito, highly recommended ko siya. So kung naghahanap kayo ng MPV na hindi kasing laki nung, for example, nung Kia Carnival, so ito yung maganda. Ang direct competitor niya, yung Toyota Zinix na hybrid. But yung Scenic, hindi siya sliding door. Although meron din siyang dalawang captain seats dun sa second row. I think the sliding door is a good feature, especially kung may kasama kayo na matatanda. O kaya yung PWD, so it's a lot easier to ingress and egress. Plus the fact na mababa yung kanyang ground clearance, so mas madali kang makakasakay. At ang maganda dito, meron na siyang safety sense, yung high beam assist, yung manual speed limit assist, yung forward collision avoidance assist, etc. Meron din siyang cruise control, saka yung lane following assist. So, hindi siya tinipid ni Hyundai sa mga features. So, kung papipiliin ako yung Scenic o ito, ito na yung pipiliin ko. Mas advanced yung kanyang mga features. Saka yung design niya is very clean. I think mag-a-appeal ito sa mga Filipino families. Medyo steep lang yung price kasi nasa 2 million level na. Pero ganun talaga ngayon ang pricing ng mga sasakyan. Mahal na talaga eh.
Pero ito, feature-wise, panalo. Of course, yung comfort ang binabayaran mo dito. Tingnan nyo naman yung loob niya. Very inviting. So, wala siyang masyadong kalaban sa 2 million level pricing niya with these features. Meron siyang LED headlights and daytime running lights, LED rear combination lights, and of course, yung dual power sliding doors. Meron siyang captain seats with 3 memory settings, plus a foldable backseat table. Meron din siyang dual sunroof, at saka full digital na instrument cluster. Plus 10.4 inches multifunctional infotainment system. At meron din siyang surround view monitor. Meron din siyang wireless charger dito sa front area. And dito sa second row, meron ding wireless charger area. At meron din siyang rear curtains. And best of all, meron siyang 5 years warranty or 200,000 kilometers mileage, whichever comes first. Sana magtuloy-tuloy na yung mga magagandang product offerings ng Hyundai. Kasi ngayon, iba na yung distributor eh. Direkta na siya dun sa Hyundai Motors. Kaya maganda yung support ngayon. Since direct na yung distributorship niya from headquarters in Korea, so mas masusuportahan niya ngayon yung market dito sa Pilipinas. Kasi dati, number 4 na sila sa market. Ngayon, bumagsak yung benta nila eh. So, it's only now siguro na I hope makabawi sila sa sales nila. In conclusion, this Custom is actually a good choice for the features that it gives and comfort. I think it is one of the best MPVs under 2 million pesos. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!